Alam natin na madalas mababa ang tingin sa ating mga ninuno ng mga kolonyalista bilang mga maitim at hindi edukado. Ang pinakamababang pangyayari ng diskriminasyong ito ay dumating sa anyo ng Human Zoos ng Amerika noong unang bahagi ng 1900s. Ito ay ang panahon kung saan libo-libong mga tribong Pilipino ang dinala mula sa kanilang bayan at ipinakita sa mga exhibit para dungugin ng mga Amerikano. Sa mga exhibit na ito, ipinapakita ang mga tribong ito, ipinapakilala sa mga bisita bilang primitibong kumakain ng aso at nag-uukit ng ulo upang bigyan diin ang pananaw ng pamahalaan ng US na ang mga Pilipino ay hindi handa para sa self-government at pinapakita dito ang kanilang pang-araw-araw na buhay sa harap ng madla. Ito ang kanilang tunay na kwento. Igorot Headhunters Inside America's Human Zoos, The Untold Dark Story. Nang isara ang St. Louis World's Fair noong December 1, 1904, ang pista na dinaluhan ng halos 2 milyong tao ay inihayag na isang makasaysayang tagumpay na nagtatangi sa nakaraang 1893 World's Fair sa Chicago. Ang napakalaking kaganapan na nagmumula sa paggunita ng sentenaryo ng Louisiana ay nagdala ng 43 na estado sa Amerika at 60 na dayuhan na nagtatag ng mga pabilyon at nag-aagawan para sa atensyon ng mga bisita sa pamamagitan ng palabas at eksibisyon sa 7 buwan nitong operasyon. Souvenir, The Igorot Village. Ang Igorot Village, ang pinakasikat na tampok ng Philippine Reservation at ang 1904 St. Louis World's Fair. Naging malinaw din kung aling dayuhang lumahok ang nakahikayat ng pinakamaraming tao at naghandog ng pinakamalaking kita. Ayon sa statistics, para sa bawat 100 dumalo sa pista, 99 ang bumisita sa Philippine Reservation, isang atraksyon na naglalabas laya sa iba pang bahagi ng eksibisyon. Sa malawakang exhibit grounds ng Pilipinas, walang nagpakita ng mas malaking popularidad, kontrobersya at hamon sa pamamahala kaysa sa kaso ng 72 igorot na kasama ang 1,100 na lalaki, babae at mga bata na ipinadala sa pista noong 1904. Ang kanilang reputasyon bilang headhunters, cannibals, dog eaters at black hornets ay ang pag-describe sa mga katutubo bago pa sila dumating sa US. Ang World's Fair 1904 ay nagbigay diin sa kabrutalan ng paraan ng pamumuhay ng mga igorot, kabilang ang pagtatato, pag-ahit ng ulo at pagkain ng aso. Ito ang nagdulot ng pag-usbong ng demand para sa mga palabas na kasama sila at agad na naunawaan ng mga showmen ang kanilang financial potential. Ang interest sa mga igorot para sa mga layuning eksposisyon ay nagsimula noong 1887 nang isagawa ang eksposisyon de las Islas Pilipinas sa Madrid, Espanya, kung saan 36 sa kanila, pangunahing mga kabataang igorot, ay naging sentro ng atensyon sa Rancheria de los Igorotes, isang pagpapakita ng isang buong nayon. Pagkatapos ng isang dekada, lumitaw ang mga igorot sa 1898 Trans-Mississippi and International Exposition sa Nebraska at sa 1901 Pan-American Exposition sa Buffalo, New York, kung saan nagsama-sama ang 100 ng mga taga-bundok. Gayunpaman, ang pinakamataas na antas ng kanilang kasikatan ay dumating sa 1904 World's Fair. 2 buwan bago matapos ang pista, umabot na sa $173,000 ang kita mula sa Igorot Village, isang kahangahangang halaga sa panahong iyon. Ang napakalaking tagumpay sa pinansyal na nakuha mula sa mga igorot ay nag-udyok sa maraming Amerikano, kabilang ang mga nasa pamahalaan na isipin ang paraan para manatili ang mga igorot sa Amerika pagkatapos ng kaganapan ng pista para sa kanilang patuloy na pagtatanghal sa mga state fairs, sideshows at amusement parks. Dito sa larawang ito, ipinakita ng mga igorot ang isang paligsahan ng pagtatapon ng sibat para sa mga bisita ng St. Louis World's Fair. Ang Philippine Exposition Board Advisor Edmund Felder
Halimbawa ay nilarawan ang kanilang inihandang 2 taong pagtatanghan ng mga igorot sa Coney Island at sa 1905 Lewis and Clark Centennial Exposition. Si Felder ay isang mahusay na showman at negosyante. Isang dating Spanish-American War private na naging impresario ay si Richard Slidwell. Matapos siyang tanggalin sa kanyang trabaho sa post office sa Maynila noong 1901 dahil sa pagiging bahagi ng isang sindikato ng kontrabando, si Slidwell na ikinasal sa isang dalagang taga Maynila ay nagsib sa mas magarbong trabaho ng pangangalap ng mga tribong tao para sa inaakalang mga anthropological at ethnological na exhibit, tunay na na marami ang mga koneksyon niya sa Pilipinas. Si Dr. Truman K. Hunt, from 1866 to 1916, isang doktor na sumali sa American Medical Corps, ay ipinadala sa Philippines noong 1898 sa pagsiklab ng Spanish-American War. Nanatili siya matapos ang Philippine Cession to America, at si Dr. Hunt ay naglaan ng maraming oras sa hilagang kabundukan na naghahanap ng ginto sa Abra noong 1900. Nakarating si Hunt sa Suyok at Bontok, kung saan siya ay nanguna sa mga programa ng bakuna sa mga Bontok Igorot na nagbigay sa kanya ng kanilang tiwala at pagkakaibigan. Bilang gantimpala, itinalaga si Hunt bilang Lieutenant General ng Lalawigan ng Lepanto Bontok. Isang Igorot village na nilikha mula sa malawak na lugar ng Philippine Reservation sa 1904 St. Louis World's Fair. Dahil sa kanyang kaalaman sa mga katutubong tao, tinukoy si Hunt bilang tagapamahala ng Igorot Village sa 1904 World's Fair na pinamunuan ng mga Igorot mula sa 3 iba't ibang lugar, ang mga Bontok Igorot, Suyok Igorot at mga Tingguanes mula sa Abra. Sa pagtatapos ng pista, nakita ni Hunt ang malaking potensyal ng mga Igorot bilang mga bituin ng kanyang inihandang ethnological na show business. Nagpadala siya ng mensahe kani Henry Dorse, Director ng Lewis at Clark Centennial and American Pacific Expo and Oriental Fair, na isama ang mga Igorot sa pista na naka-schedule na magbukas noong 1905. Ito ay isang pangitain na senior ni Felder, kaya nagpartner sila ni Hunt upang bumuo ng International Anthropological Exhibit Company. Ngunit nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawa dahil gusto ni Hunt ng mga palabas na eksklusibo para sa mga Igorot. Sa isang iglab, si Hunt ay nag-iba mula sa pagiging tagapagtanggol ng mga Igorot patungo sa pagiging sakim na exploiter. Si Felder ay nakahanap ng bagong kasosyo kay Slidwell at nagsimula ang isang matinding rivalry. Subalit bago ang lahat, natanggap ng Philippine Exposition Board ang nakakabahalang mga ulat na ilang tao ay nagnanais na sumikat at yumaman bilang showman ay nag-udyok sa ilang Igorot na manatili sa US. Ang mga taong walang konsensya na ito ay umaasang maghain ng habeas corpus upang ligal ang kanilang pagtatagal sa US. Gayunpaman, ang mga Igorot ay technical na mga ward ng Estado o hindi sila maaaring pabayaang magpasya para sa kanilang sarili upang pangalagaan ang mga Igorot laban sa mga taong duwag na ito at maiwasan ang mga kaso sa korte na maaaring magdulot sa kanilang pananatili sa US. Agad silang dinala sa pagtatapos ng St. Louis World's Fair. Ngunit hindi nasira ang loob ni Hunt. Mayroon siyang inside track sa pag-ikot sa mga proseso ng gobyerno at patuloy na may impluensya sa mga tagabundok na dati niyang pinamamahalaan. Isa sa mga kilalang pambansang parke sa Coney Island ay tinayo noong 1903 at naging lugar ng exhibition para sa mga Igorot simula noong 1905. Sa loob ng barkong patungo sa Pilipinas na may kasamang mga Igorot na bumabalik, nakipagkasundo siya sa kanyang mga assistant na maghanap ng 50 Igorot sa Bontok sa pamamagitan ng alok na $15 bawat buwan na sahod para sa mga recruit na ito. Sa ilalim ng kanyang bagong kumpanya, ang Igorot Exhibit Company, itinatag ni Hunt ang isang plano na ipakita sila sa isang serye ng cultural shows sa mga parke ng Aliwan na nagsisimula sa kilalang Coney Island sa New York. Ang Coney Island ay nag-uumpisa pa lamang na maging amusement place sa Brooklyn na nagbukas ng unang saradong atraksyon nito, ang Sea Lion Park noong 1895. Mula 1897 hanggang 1904, pinago ang Coney Island sa isang magandang resort sa tabi ng dagat, isang teknolohikal na sopistikadong sentro ng entertainment na nakakuha ng malawakang suporta mula sa mga tao ng lahat ng antas ng lipunan. Sa kanyang listahan ng mga amusement places, ang
Steeplechase Park, Luna Park at Dreamland ang pinakapopular. Nakamit ng Coney Island ang pambansang reputasyon para na rin ang maraming katawagan, kasama ang America's Playground, Nickel Empire, Poor Man's Paradise at Electric Eden. Ito ang super rare na larawan ni Dr. Truman Cahan kasama ang banda ng igorot na kanyang nirecruit para sa kanyang mga palabas sa Coney Island. Noong May 15, 1905, hinatid ni Truman Hand ang kanyang mga kauntinang nakadamit na bontok igorot at isang interpreter patungo sa Coney Island na mayroong media hype na walang kapantay. Gumawa si Hand ng istorya tungkol sa tribo na sila ang mga mababangis na mga ngaso kumakain ng aso mula sa bundok ng Pilipinas. At dahil sa pag-sensationalize, marami ang mga namangha at nagimbal. Naging masigla ang mga pahayagan habang dinidescribe nila ang mga lalaki na tila talagang mga headhunters. Ipinakita rin nila ang mga katawan ng mga lalaki at babae na punong-puno ng mga tattoo mula ulo hanggang paa. At ang mga tatak sa dibdib ng ilan sa mga kalalakihan ay nagpapahiwatig na sila ay ganap na mga headhunters. Dagsa ang mga Amerikano sa Luna Park araw-araw at nagbabayad ng 25 sentimos upang manood ng mga igorot habang nagtatanghal ng mga palabas sa kanilang improvised na nayon na kadalasang kasama ang ritual na sayaw, pag-awit, pag-arte ng pekeng mga laban ng mandirigma, mga kasal, mga libing at siyempre mga piging ng aso, anuman ang maaaring magbigay din sa kanilang primitibong kaibahan. Ito ang larawan ng mga igorot sa Luna Park na galing sa Pilipinas noong taong 1905. Ilang pangalan ng mga igorot ang natatangi sa ating kaalaman. Ayon sa pagsasaliksik ni Claire Prentice, may akda ng Lost Tribe of Coney Island ang aklat na sumubaybay sa paglalakbay ng mga taong ito mula sa kabundukan sa sideshow circuit ng Amerika. Isa sa kanila ay si Pumoli Fonsi, ang pinuno ng tribo na mahilig magbigay ng mga interviews at masiglang nakikipag-usap sa mga media. Taga Bontoc, may apat na kapatid at ang isang kapatid niya ay naging isang mangangaso bago siya ikasal. Ang buhay ni Pumoli nasama sa aklat na The Life Stories of Undistinguished Americans as Told by Themselves na inilathala noong 1906. Ang mga tato na nasa kanilang dibdib ay nagpapahayag ng kanilang estado bilang mga headhunters. Sa isang pagtatanghal na presentasyon, ginulat ng pinuno ng mga igorot ang audience sa pamamagitan ng pagkatay ng manok gamit ang stick, pagsusunog ng balahibon to at pagdidilig ng dugo nito sa kanilang mga bahay. Nang sumiklab ang kontrobersya sa pagpatay sa ibon, nag-alburuto ang American Humane Association. Subalit naapula ito ni Truman na ipinaliwanag ang relihiyosong kahulugan nito, isang sagradong paraan upang alalahanin ang kamatayan ng isang nakakatandang miyembro ng tribo sa Seattle. Pagkatapos ay si Bolingid O'Fool, isang headhunter na hinahangaan ng mga bisita sa kanyang kakaibang mga tattoo sa katawan. Si Filoya ay isa pang kilalang igorot na umalis sa bundok upang kumita ng pera para sa kanyang pamilya. Si Dengay, kaibigan ni Filoya, ay naglakbay rin para sa parehong layunin upang magbigay ng pangangailangan para sa kanyang tatlong anak. Ang dalawa ay naging daan sa pagbigay ng impormasyon hinggil sa mga kasamaan ni Hunt. Mayroong mga bata sa grupo at ang pinakamahusay magsalita ay si Tainan, isang 9 na taong gulang na batang buntok na marunong mag-Ingles at kumanta ng mga makabansang awitin sa Ingles. Ibinida ni Tainan ang kanyang malakas na boses ang kasanayan sa dayuhang wika. Pagbalik sa kanyang tahanan, siya ay tumutulong kay Reverend Hilary Clapp sa pagkakalap ng mga salita sa wikang buntok para sa diksyonaryo ng misyonaryo na inilathala noong 1908. Nakaupo sa pinakakanan ay si Julio Balinag, isang kalahating Ilocano at kalahating Bontok na Pilipino na siyang interpreter ng grupo ng igorot. Si Maria, ang kanyang asawa, ay nasa tabi niya. Sa malayong kaliwa ay si Friday Strong, isang negrito na inampon ng mga igorot. Si Balinag ay naging mahalaga sa paglalantad ng peking pamamahala ni Truman Hunt sa mga Bontok igorot. Si Tainain ay kaibigan ng isang batang negrito na may kakaibang pangalan na si Friday Strong. Siya ay inampon at inalagaan ni Maria Balinag, ang 18 taong gulang na asawa ng interpreter na si Julio Balinag. Si Julio Balinag ay naging interpreter din para sa mga igorot sa World's Fair noong nakaraang taon, kung saan siya ay nakatanggap ng isang medalyang tanso para sa kanyang mga serbisyo. Siya ay anak ng isang sundalong Ilocano
at isang babae mula sa Bontoc at kapatid ni Nicasio Balinag na naging deputy governor ng Bontoc. Dating opisyal ng constabulary, ang interpreter na si Balinag ay marunong magsalita ng Ilocano, Tagalog, Espanyol at Ingles bukod sa wika ng Bontoc. Siya ay mahalagang tauhan sa pagtuklas ng tunay na kulay ni Han bilang isang tiwali at mapanlinlang na manager. Ang mga igorot ay ang sentro ng atensyon ng mga bumibisita sa St. Louis World's Fair. Walang kaalaman, ang Bureau of Insular Affairs na si Han ay patuloy na nag-i-import ng higit pang mga igorot para sa mga palabas na kanyang inarikila upang gawin sa mga pista at parke sa buong Estados Unidos. Ang pamahalaan ay unti-unti nang nawalan ng kontrol sa pamamahala sa mga pribadong tao at ang mga roadshow ni Han na umabot ng mahigit sa 50 mula Disyembre 1905 hanggang Pebrero 1906. Dahil sa mataas na demand sa mga igorot, naging malaganap ang pagnanakaw ng mga tribo. May mga ulat din sa masamang kalagayan ng pamumuhay, mababang sahod at pandaraya sa igorot. Ang pag-aanyaya ay nagsimula nang dalhin ni Han ang kanyang igorot troop sa San Susi Amusement Park sa Chicago. Kung ito man ay sadya o aksidenteng nangyari, sina Snidwin at Felder ay nag-organisa rin ng kanilang palabas sa kalapit na Riverview Park. Hindi pinayagan ng mga kasosyo ang isang deretsahang kompetisyon, lalo na't mayroon silang pangunahing kalaban, kaya't inireport nila si Hunt at humiling ng federal inspection sa mga kahalintulad na operasyon. Iginiit ng masamang exhibit ni Hunt ay maaaring mamislead sa kanilang palabas sa Filipino Exhibit Company Show. Sa mga nagdaang pagkakataon, nakatakas si Hunt at ang mga inspeksyon sa pamagitan ng paglipat-lipat ng mga igorot mula sa isang lugar patungo sa iba. Sa larawan ay isang batang igorot sa Coney Island na nakapalibot ang mga nagmamasid noong 1905. Ang sumusunod na inspeksyon ay kinagulat ng mga otoridad ng pamahalaan. Bagamat legal at makatao ang operasyon ni Snidwin at Felder, itinuturing na bawal at kahindik-hindik ang operasyon ni Han. Sa ulat, inilarawan ang 18 igorot sa palabas na naninirahan lamang sa 3 maliliit na tolda sa ilalim ng maingay na roller coaster, walang privacy at sa marumi nilang paligid. Ngunit ang pinakamasamang paratang ay ibinato kay Han na magsimulang magreklamo ang mga igorot tungkol sa kaniyang pandaraya tungkol sa pinansyal. Ayon sa mga ulat, nang abuso at ninakawan niya sila ng $15,000 sa katapusan ng kanilang mga pagtatanghal. Ipinagtanggol ni Hunt ang kanyang sarili at sinabi na tinatago niya lamang ang kanilang pera para mapag-ingatan. Matagal nang may mga hinala, pagkatapos ng 1904 World's Fair na harapin si Hunt ni Carson Taylor, isang bangkero na itinalaga sa pag-aayos ng mga account ng igorot. Nang hinga ng pondo, sinabi ni Hunt na wala ito. Katulad ni Felder, naniniwala si Hunt na ang igorot bilang isang individual ay walang pangangailangan sa pera. Gayunpaman, nagtagumpay pa rin si Hunt na hindi mapanagot ng mga otoridad at mapanatilihin sa kanya ang mga igorot. Dahil ang pagproseso ng kanilang mga dokumento at pag-aayos ng kanilang pag-uwi sa Bontoc ay kailangan ng oras, kinuha ni Truman ang pagkakataon na ito upang itago ang mga igorot at iligaw sila. Sa uli, nagtakumpay si Hunt sa pagpapadala sa mga igorot sa kalapit na bansang Canada at pagkalat sa kanila sa buong Estados Unidos sa mga state fair at dahil dito natakasan nila ang mga otoridad na nais sana silang ipadala pabalik sa Pilipinas. Ito ang larawan ng mga igorot na nagtitipon-tipon para sa init ng bonfire at kasiyahan habang tinitingnan sila ng mga bisita ng Dreamland sa Coney Island. Ang mga resulta ng investigasyon ng War Department ng US kasama ang mga nagkakasundong reklamo ng mga igorot ay nagresulta sa mga pagsasampa ng mga kaso laban kay Hunt noong 1906 sa Chicago, New Orleans at Memphis. Si Julio Balinag at ilang igorot ang nagbigay ng mga testimonyo na nagpapatunay sa kasalanan ng akusado. Sa Memphis kung saan may 2 kaso na isinampa, isinalaysay ni Nadengay at Feloya kung paano nangungulekta ng pera si Hunt. Pumabor sa mga igorot ang jury at napatunayang may sala si Hunt. Ito ay nagresulta sa kanyang pagkakakulong ng 11 buwan at 20 araw sa unang kaso sa Memphis at 6 na buwan para sa hard labor sa 2 kaso. May ilang perang na-recover at ibinalik sa mga igorot. Ngunit noong Pebrero ng 1907,
Si Hunt ay pinalaya matapos isang misteryosong pag-urong ng hatol kung saan itinuring na mistrial ang kaso. Bagamat siya ay naglingkod ng 8 buwan sa bilangguan, ang kaso sa New Orleans ay hindi pa natatapos, ngunit siya ay biglang nawala. Ang pagtakas ng pugante ay sinasabing isinaplano sa pakipagsabwatan sa Benevolent and Protective Orders of the Elks, isang fraternal club na tinulungan ni Hunt sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang igorot exhibits sa kanilang mga fundraising programs. Kumilos ang pamahalaan ng Estados Unidos upang pangalagaan ang kapakanan ng mga igorot na nagtatrabaho sa mga eksibisyon at protektahan sila muli sa mga pagsamantalang showman matapos ang malungkot na insidente tungkol kay Hunt. Pagkatapos na 1907, mas naging pamilyar ang mga pribadong negosyante at ang Bureau of Insular Affairs sa mga operasyon ng mga palabas na kasangkot ang mga igorot na nagpatuloy mula sa 1908 hanggang 1911. Isinagawa ang mga eksibisyon sa loob ng US at Europa at tinatag ang pamahalaan ng US ang isang sistema ng pagsubaybay upang bantayan ang lokasyon ng kanilang mga ward. Binuo rin ang mga kontrata na nagtatakda ng pagtaas ng sahod sa paglipas ng panahon. Sa loob ng ilang taon pa, patuloy na nagtatanghal ang mga igorot sa Coney Island kasama ng mga katutubong Amerikano, mga sobrang taas na tao, mga liliputian na lalaki at babae, mga taong may 3 paa, at mga kambal na Siamese na pumuno sa industriya ng entertainment para sa mga kakaiba, hindi pangkaraniwan at kakaibang anyo. Ang Amerikanong showman na si Samuel Gompers na tagapamahala ng Dreamland at tagapagtatag ng The Congress of the World's Greatest Curiosities ay naglakbay sa buong mundo upang hanapin ang mga igorot na ipapakita kasama ang kanyang Wild Men of Borneo at ang mga babae ng Uwangdi na may mga platter lip. Ang dating kapitan ng Philippine Constabulary at guro na si John McCrae ay dinala ang isang grupo ng igorot sa East Coast noong 1908 na natapos sa isang summer show sa Coney Island noong 1909. Pagkatapos nito, naramdaman ng mga showman ang epekto ng mas mahigpit na kontrol ng pamahalaan habang mas estrikto ang emigrasyon. Kahit si Snidwin na may magandang koneksyon ay nahihirapang makakuha ng pahintulot na dalhin ang mga igorot para sa isang European exhibition noong 1911. Ang oposisyon mula sa Pilipinas na mula sa simula ay kumokontra sa pagsasalarawan ng mga minorya na kumakatawan sa bansa sa mga panyagang eksposisyon. Ang dating gobernador na si William Cameron Forbes ay tinawag ang 1904 Fair na isang malaking panlipunan at pampolitikang kawalan ng katarungan na lumikha ng nakakasukang impresyon. Sa Maynila, tinutulan ng The Influential Paper, La Igualdad, ang pagpapakita ng anuman mga Pilipino, igorot man o hindi. Sa huli, ang pamumuhay sa Amerika at ang hirap ng paglalakbay sa roadshow ay nagdulot ng epekto sa mga buntok igorot. Binabalot ng sub-zero na temperatura, sakit at gutom, ang ilan sa mga igorot ay namatay. Tulad ng siyam na iniwan na Snidwin sa Ghent, Belgium noong 1913. Nikki Malikas ay isang termino para sa mga igorot na nakaranas ng pagkakataon na makapunta ng Amerika. Nangarap akong umuwi na mayaman, ngunit umuwi akong walang pera, sabi ng isang igorot. Kailangan kong bayaran ang pamasahe ko pa uwi. Hinggil sa mga katutubo na dinala ni Truman Hunt sa Coney Island, nawala ang kakaibang saya at sigla ng pagpunta sa Amerika habang mas lumalabas ang masakit na katotohanan ng kanilang pakikilahok sa nakakahiya at mapanakit na palabas na pinamahalaan ng mga sakim na amo. Ang pagtangkang magkaroon ng mga palabas na igorot ay paminsang nananatili hanggang 1931 nang naisin sila ng pamahalaang Amerikano para sa pagsasalaysay sa Paris Exposition. Tanging sa 1958 Brussels Universal Exposition sa Belgium, natapos ang exhibit ng pagpapakita ng mga tao. Sa pagsusuri, nagmuni-muni si Punong Fomoli. Nakakita ko ng maraming kagilagilalas dito. Ngunit wala kaming dadalhin sa Bontoc. Hindi namin gusto ang mga yun doon. Mayroon kaming malaking araw at buwan na nagbibigay liwanag sa amin. Ano pa ang gusto namin sa munting araw mo? Ang mga bahay na lumilipad tulad ng mga ibon ay walang silbi sa amin.
maganda ang bansang ito. Gusto ko ang lahat ng tao, ngunit babalik ako sa Bontoc at mananatili doon hanggang mamatay. At bumalik nga siya at ang kanyang mga kasamang igurot sa mataas na lugar ng Bontoc, kung saan sila ay tinanggap ng kanilang mga kababayan at tinawag na ni Kimalika, na ang ibig sabihin ay naka-Amerika o yaong nakaranas ng Amerika, na dala ang mga kwento at alaalan ng kanilang paglalakbay. At doon sila unti-unting bumalik sa kanilang mga tahimik at payak na pamumuhay. Ito na nga ba ang huling kaso ng pag-exploit sa ating mga Pilipino? Kung meron kayong kwento, maaaring ibahagi sa comment sa ibaba. Huwag pong kalimutang mag-like, share at subscribe and click the notification bell para sa maraming Pinoy pang history. Maraming salamat po.